Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman ang aking inihanda para sa inyo na tiyak kong kakapulutan ng aral. Ito ay kwento ng isang lalaki na hindi pinapasok sa grocery store nang dahil lamang sa kanyang itsura. Pero sa huli ay nagulat sila nang bilihin niya lahat ng tinda dito. Pero paano nga ba ito nangyari? Halina at samahan niyo ako hanggang dulo. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video. Paki-click na rin po ng subscribe button. Gayun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Lahat tayo ay hindi perpekto. Kahit anuman ang gawin natin, ay mayroon pa rin masasabi na hindi maganda ang ibang tao tungkol sa atin. Kaya't bago mo tanggapin ang ibang tao, ay mas mabuting tanggapin mo muna ang iyong sarili. Anuman ang iyong itsura o katayuan sa buhay. Kung may mga bagay din na na-realize natin na hindi tama, pakatandaan mo rin na hindi pa huli ang lahat para baguhin ito. Ang binatang si Alvin ay isang tipikal na kabataan. Ini-enjoy niya talaga ang bawat moment na pwede siyang maging masaya. At simula noong nag-aaral siya hanggang makagraduate, ay madalas niyang kasakasama ang kanyang mga barkada. Gumigimik sila kung saan-saan na hindi alintana kung gaano kalaking pera ang madali nilang nagagastos. Dahil para kay Alvin ay barya lamang ang mga ito. Ang kanilang pamilya kasi ay kilala sa industriya ng pagninegosyo. Nagmamay-ari ang kanyang lolo ng isang malaking kumpanya. At hindi rin may kakaila na siya ang paboritong apo nito. Halos lahat nga ng gustuhin ni Alvin ay ibinibigay ng kanyang lolo. Mapasaya lamang siya nito. At kung minsan pa nga, kapag napapagalitan siya ng kanyang mga magulang dahil sa madalas niyang paggimik, ay tanging lolo lamang niya ang kanyang kakampi at nagtatanggol sa kanya. Ganito talaga siya kamahal ng kanyang lolo. Nahihilig si Alvin sa pagbili ng mga mamahaling bagay. Mayroon siyang mga branded na damit, mga relo at mamahaling sasakyan. Mayroon na rin siyang tattoo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na kung minsan ay nagiging dahilan ng pag-iwas sa kanya ng mga tao. Hindi niya alam kung ano ang problema dito. Pero may mga tao talaga na kakaiba ang tingin sa kanya nang dahil lamang sa kanyang itsura. Gayunpaman, ay hindi ito naging hadlang para ituloy ni Alvin na gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Katunayan pa nga, madalas niyang kasama ang kanyang mga barkada kesa sa kanyang pamilya. Pumupunta na lamang siya sa kanyang lolo kapag ubos na ang allowance niya. At sa ganitong setup na lamang, umiikot ang buhay ng binatang si Alvin na kung saan pagdating sa pinansyal, kailanman ay hindi siya namomroblema. Puro kasiyahan lamang ang kanyang iniintindi kasama ang kanyang mga barkada. Pero isang araw ay tila nagbago ang takbo ng buhay ni Alvin na para bang tumigil ang kanyang mundo noong malaman niya na pumanaw na ang kanyang lolo. Walang kaalam-alam si Alvin na mayroon pala itong sakit. At sa araw nang isama ni Alvin ang kanyang mga kaibigan, ay doon naman umatake ang sakit ng kanyang lolo na naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Hindi makapaniwala si Alvin sa mga nangyari. Labis-labis ang lungkot na kanyang nararamdaman. Dahil dito ay na-realize niya ang lahat ng kanyang pagkukulang sa kanyang lolo, na madalas ay siya lamang ang nagiging kakampi ni Alvin kapag pinapagalitan siya ng kanyang mga magulang. Natauhan na si Alvin kung gaano karami ang naging sakripisyo ng kanyang lolo para sa kanila. Nagsisikap ang lolo niya
sa kanilang negosyo. At samantalang siya naman ay nagwawaldas lamang ng pinaghirapan ng kanyang lolo at ng kanyang mga magulang. Mas inuuna pa niyang makasama ang kanyang mga barkada kesa sa kanyang sariling pamilya. Hindi naman maihambing sa isang salita kung gaano siya nagsisisi sa kanyang pagkukulang bilang apo. Ipinangako na ni Alvin sa kanyang sarili na magsisimula na siyang magbago. Ilalaan na nga niya ang kanyang oras para makasama ang pamilya niya at tulungan ang mga ito sa kanilang negosyo. Ang malaking parte kasi ng kumpanya ng kanyang lolo ay ipinamana kay Alvin. Kaya't ayaw niyang baliwalain ang pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang lolo. Namulat na si Alvin sa realidad. Nakita niya kung gaano siya kaswerte sa buhay. Ang perang winawaldas niya noon sa paggimik ay maaari na palang bumuhay ng isang pamilya para sa iba. Kaya't simula noon, na sa tuwing may mga bagay siya na gustong bilihin o makuha, ngunit alam niya na isang luho lamang ito, ay mas minamabuti na lamang ni Alvin na itulong ito sa mga taong mas nangangailangan. Ikinagulat din ng kanyang mga kaibigan ang pagiging biglang simple sa buhay ni Alvin. Hindi na importante ngayon sa kanya kung ang mga damit na kanyang sinusuot ay branded o hindi. Wala na rin siyang sinusuot na accessories. Hindi na importante sa kanya kung ano ang iisipin ng ibang tao na nakakakita sa kanya. Isipin man nila na mayaman siya o mahirap. Isang araw, habang papauwi na si Alvin galing sa kanyang meeting, ay mayroon siyang nakitang matandang pulube sa tabi ng daan na tila namimilipit na rin sa gutom. At sa pagkakataong ito, ay biglang naalala ni Alvin ang namayapa niyang lolo. Kaya't kahit nagmamadali, ay agad siyang tumigil para tulungan ito. Noong lapitan niya ito, ay doon niya nakumpirma na talagang nagugutom na ang matandang pulube. Pumunta agad si Alvin sa pinakamalapit na grocery store para ibili ng makakain ang matandang pulube. Pero noong papasok na sana siya, ay bigla siyang hinarang ng guard. Ayaw siya nitong papasukin sa loob ng grocery store. Baka daw kasi wala siyang pera. Nagpumilit naman si Alvin na pumasok sa loob. Pero maya-maya pa ay ang manager naman ang lumapit sa kanya. At sinabihan siya nito na hindi daw talaga siya maaaring pumasok sa loob. Natuklasan ni Alvin na kaya pala siya hindi pinapapasok ng mga ito ay dahil nakita siya na kinakausap niya ang matandang pulube. Kaya't inaakala nila na pulube din siya dahil na rin sa kanyang simpleng pananamit na may konting dumi pa. Dito ay sinubukan ni Alvin na magmakaawa at magpaliwanag para siya ay papasukin na. Pero hindi pa rin sila pumayag. At sa pagkakataong ito ay hindi na nakapagpigil pa si Alvin. At dito ay kanyang sinabi, "Alam nyo, anuman ang itsura ko o katayuan sa buhay, kung hindi nyo pa ako lubusang kilala, sana ay huwag agad kayong manghusga. Sige, magkano ba lahat ng tinda nyo dyan sa grocery store? At bibilihin ko lahat." Pinagtawanan lamang si Alvin ng guard at manager dahil sa kanyang mga sinabi. Matapos nito, ay mayroong tinawagan sa cellphone si Alvin. Bumili muna rin siya saglit sa ibang tindahan para may makain na ang matandang pulube. At sa pagbalik ni Alvin sa nasabing grocery store, ay hindi pa rin siya pinapasok ng guard at ng manager. Maya-maya pa, ay may dumating na magandang sasakyan at bumaba dito ang kanyang driver at inabot kay Alvin ang isang lalagyan. Ipinakita naman ni Alvin sa mga ito ang lalagyan na punong-puno ng pera at muling sinabi, "Hindi ko talaga gusto na umabot pa tayo sa ganito. Pero nais ko lamang ding patunayan sa inyo na kailanman ay wala sa itsura
ang basehan ng pagkatao natin. Kaya't kung pwede, ay maging maingat kayo sa panghusga sa ibang tao. Pagkatapos nito, ay umalis na si Alvin. Napatulala na lamang ang guard at ang manager sa sobrang hiya dahil sa naging panghuhusga nila kay Alvin. Doon din nila napag-alaman kung gaano siya kayaman na nagmamay-ari din pala ito ng isang malaking kumpanya. Naging aral din talaga ito para sa kanila. Agad din namang pinatawad ito ni Alvin dahil alam niya din na lahat tayo ay nagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali natin ay mayroon itong kaakibat na aral sa ating buhay na pwedeng maging daan na babago sa pananaw ng ating buhay. At sa kabilang banda ay ipinagpatuloy pa rin ni Alvin ang pagtulong sa kanyang kapwa at ang pagiging simple lamang niya sa buhay. Umaasa siya na marami pa rin siyang taong matutulungan kahit pa nga bata pa lamang siya, dahil naniniwala siya na ang pagtulong sa kapwa ay wala sa edad o sa estado sa buhay. Dito sa ating naging kwento ay nais iparating sa atin na kung minsan man na tayo ay magkamali sa buhay, ay pilitin din natin na alamin kung ano man ang naging dahilan ng ating pagkakamali. Dahil maaaring magsilbi itong aral sa atin, hanggat maaari ay baguhin na rin natin ito habang hindi pa huli ang lahat. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Alvin.